At ngayon, matutunghayan na natin ang labanan. We have here both a jungler starting on the orange buff. Tapos, sumisilip-silip naman itong si Naomi. So, ang report niya dito, pre, wala sa purple. Nanun sa orange. Orange first din siya. Malaki yung momentum na ibibigay dito ng supporting crew ng parehas na kupunan. Lalo na ngayon na nagsisimula sila in early game scaling yung kailangan ng parehas. Pero lalaban yata si TNC. Ah. Pero it seems like bibitawan na lang nila yung Little Wanderer at hahanap na lang sila ng panibagong objective na makukuha. Pero medyo nagsayang ng oras yung incendio dun ha. Instead na mag-start na sana si TNC na kumuha ng purple, sumilip pa siya. Tapos dun nakita niya, ay ang dami Mamba out. So imagine if yung oras na yon na ginugol niya e ginamit niya na sa pagkuha agad ng purple, mas mapapabilis pa sana. Pero kung papansinin naman natin yung matchup ni Ken tsaka ni TNZ, mas mabilis naman talaga mag-jungle yung Martis eh. Yung passive niyan, yung mabilis na attack speed, as long as yung 4 stacks stable na stable ka, kayang-kaya talaga eh. Kaso nga lang ngayon 2v2 ata ang plan nila dito. TNZ trying to go in. ZipX dito medyo makakaramdam, makakapag-invade si TNZ dito sa jungle top ng Falcon. At mukhang ang Falcon's Nest pa ang nabibisita ng insendyo. Right on cue ka dito, Santi. Kasi kung mapapansin mo, napakabilis ng attack speed ngayon na binibigay nitong si TNZ. Meanwhile, para kay Ken sa Falcon Esports, mabilis naman siya. Mm-hmm. Yun naman yung kalamangan niya dito. Mabilis siyang makakaikot ng mapa at makakuha ng mga positioning na kailangan nila para makuha itong turtle. Nakakalabas lang ngayon. Take a look at it. Courtesy of Samsung. Alien malaban dito, no? Uy, papalagan niya ata to. Tatlo, may Electro Final Blow, may Petrify na rin, Yellow Flash. Napilitang gamitin dito yung Split. Kaso nakabang si Jensi. Oy! Nice Petrify though, coming in from Justin. Para pigilan yung paghabol niya. And there goes the first blood. Falco na makakakuha nito, pero si Ken medyo delikado. Sakto ang kanyang Tempest of Blades para iwasan yung panghuli ni Apex 47. Kamunti ka na dun, men, si Yellow Flash, pero nice save. Napagandang mechanic yan, pero Divine Judgment na naman ang ibibigay. Masyado na talaga silang nagmamadali and hindi na nila hinahayaan na magkaroon ng kahit ano pa mang pick-off dito ang side ng INC and Falcon Esports. Kung sakaling may makita sila, nandidilim na kagad yung paningin nila. Sige, i-pick off na natin. Gamitin mo yung split. Gamitin mo yung Divine Judgment kasi ang ibibigay lang naman natin ay yung kills ni Ken. Sabi ng Falcon, men, malakas sila sa teamfight. Eh, tayo magdala ng teamfight sa kanila. Kung isa-isahin kaya natin. Kung hindi naman nila ina-expect yung gulo, hindi naman sila nakapaghanda, talagang lugi sila katulad nung nangyari kanina. Now, 1.1k gold dito sa 3-minute mark. Malaki tong advantage for Falcon Esports kasi nasiset pa agad nila agad yung tempo. Alam na rin nila kung ano yung capabilities nila as a team pagdating doon sa mga team fights. Pero the moment na sumama itong si Apex 47 sa maramihang team fight, doon magbabago ang istorya. Sa kasalukuyan ay hindi pa natin siya masyadong nakikitaan ng potential. 0-1-0 si Apex 47 using this Rafaela right now. Kaya as of this moment, ang kailangan nilang gawin ay talagang mag-regroup, humanap ng paraan para makapag-scale itong si Sunshine. But honestly, ZipX is doing a very good job na hayaan or talagang pigilan yung pag-scale nitong si Sunshine doon sa badang ibaba as Alien is trying to fend off the rest of the members of Falcon Esports dahil in less than 45 seconds ay lalabas na ang ating turtle. Very interesting yung mga nagiging setups dito nitong si Naomi ha. Dahil doon sa extra possibility courtesy of that pull yourself together as the emblem, mas mapapababa ngayon yung cooldown ng ultimate kaya very aggressive sila from the start of the fight. Even yung spell, even yung flicker, di ba? Tingnan mo, may flicker na naman siya. Oh. Anytime, pwede niyang huliin dito si Sunshine. Yun na nga talaga ang kanyang hinawa huli. Tapos follow-up damage mula kay ZipX. Makakasurvive ka ba si Sunshine? Pero mukhang hindi. Naalang ko yan sa ilalim. Kuha na naman ang kill dito si Justin. Wala man lang trade na masisecure ang INC. Nahuli pa yung isa. Make that 2 for Justin. 301 na ang kanyang KDA. Nakakatakot to para sa isang kadita. Dahil pag nakuha niya yung mga items siya, Sona, hindi matutuwa ang insendyo. Again, one time, big time lang ang kailangan nila. Pag nakaland yung one time, it's a big time opportunity para sa kanila. It's Alien trying to force his way through. Pero Ken, sobrang lala talaga ng ipinapakita niyang mechanical prowess in this match. And it is actually looking like Alien is about to go down in this fight. 5
to none in 5 minutes of this game. Falcon Esports making the right move sa ang parte man ng mapa. Buti nakuha nila yung kill doon kasi na-miss niya yung isang blade nung bumaba siya mula sa Tempest of Blades. And with that, makakabawi naman ang insendyo ng kill dito onto Justin and Naomi. Kaso nga lang si Ken, wala na itong Tempest of Blades kaya hindi niya na ito papasukin pa. Pero si Yellow Flash, makakasabunot pa. Kaso natulak pabalik, hindi niya na nahatak itong si Tienzi kaya siya naman ngayon ang mapapunish. Tatlong miyembro ang ahabol sa kanya and hindi enough yung kalagkita ng isang glue para makasurvive mula doon sa tatlong miyembro ng insendyo. And unti-unti nang nakakabangon ang insendyo supremacy. And wow! Nakabasag pa ng Torres si Sunshine sa may bandang ibaba. Big switch na lang galing dito sa Incendio Supremacy na punish nila yung ginawa doon ng side ng Falcon Esports. Kasi kung mapapansin mo, yung rough waves, hindi na na-execute nitong si Justin. Kaya naman yung iba sa members ng Incendio Supremacy, automatically, sabi nila, okay, sige, go na tayo. Ang kailangan lang naman nating gawin ay ubusin lahat ng mga ultimates nila. And then right after that, wala na yung gagawin sa atin. Yes, nakakuha ang Falcon, ang Torre doon sa bandang itaas, pero na-equalize naman ito ng Incendio or ng INC dyan sa bandang ibaba. So at some point, meron ng enough gold dito si Brody para makakuha ng items. But as we take a look at it, siya ang pinakauna sa total MVPs. Whether you win or you lose with 8, it's Naomi, the flying high roamer ng Falcon. Grabe. 8 MVP. Isipin mo yun, ilang matches sila. Siya lagi. Siya lagi yung MVP nung lineup nila. So it shows kung gaano kataas yung IQ nito in-game and also yung mechanics niya na parang less errors yung nagagawa niya. Eh. Nagagamit niya talaga on the perfect moment yung kanyang mga ultimates. Katulad niya, nung pagpasok agad ni Alien, nakabang na ang Divine Judgment, but there goes the Petrify. Real World Manipulation naman na on point, kaso mapapa-cancel siya dahil doon sa damage ni Zipex. Chenzi is slow, pero mukhang hindi naman enough yung damage ng Falcon para patumbahin siya. Pero ang ganda na sa bunot, andito na nga, huhulihin ata nila. Apex 47 is low, pero hindi din enough yung damage ni Yellow Flash. Now, back to basics. Turtle muna tayo. Sisili pa ba yung insendyo? Tagal-tagal ng laban, mukhang hindi sila nagkakaroon ng opportunity. Wonderful healing from Incendio, pero wonderful positioning naman galing sa side ng Falcon Esports dahil walang casualty kahit sa parehas na kupunan. Tapos, pagkatapos nun, balik na naman itong si Ken sa pagkuha ng mga laning equilibrium nila. Nang sa ganun ay mas lumamang pa sila sa macro game. So it's Falcon having that next step kaagad. Hindi lang sila nagsisettle sa isa. Anong one step at a time, one step at a time? Kailangan may plan B, plan C tayo kaagad. Oo nga, ikaw lang na lang, kumpletuhin mo yung buong alpabeto eh. Ibang klase. Para marami ka talagang plan in mind. Pero yung insendyo, nakakagulat din no, na dapat lugi sila doon. Dapat may mamamatay talaga sa kanila doon eh. Pero Apex 47, he is doing it right. Sakto lagi yung positioning niya. Hindi rin siya doon na pick off ni Yellow Flash kahit na dinidikitan siya. So it shows na palag-palag pa rin yung insendyo kasi hindi pa naman tuluyang lumolobo yung gold lead ng Falcon eh. Props din dun kay Martes ha. Props din dito kay TNC kasi malalagay na talaga siya sa alanganin. Pero kahit ganun pa man, malaki yung tiwala niya sa mga friends niya. Pero ngayon, wow! Ang ganda naman dito ng combo na ginawa. Huli sa tapos talanguyan pa! Habang nakafocus tayo dun sa hinatak, habang nakafocus tayo dun sa niraratrat, meron namang ginawang mirakulong play itong si Justin under the turret. Halika, alanguy muna kayo kahit hindi pa summer. Ito yung namimilit na kaibigan mo na tara na, lumangoy ka na. Wala na talagang takas, men. What was that, Justin? Making the Splash Island play. Nag-enjoy talaga lahat, men. Hindi nila napigilan. Nag-slide, tapos nag-dive. Pero yung dive na yon ay talagang belly flop kasi sobrang sakit kung tutuusin. And ang tindi na ngayon ng damage na ibibigay dito ni Justin. Tinan mo back at it again. Si Justin talaga. Uy, makakatakas ata si Alien. Nice save coming from Rosa. We were expecting na mamamatay na dito si Alien. Pero men, Alien yan eh. Alien yan eh. Ibang breed yan eh. Intergalactic yan. Binabantayan niya lang yung sarili niya. Binabantayan niya lang ang kanyang sarili. Kaso nga lang si Naomi, wala na siyang bantay ngayon. Merong save mula kay ZipX, pero mukhang attempt lang ang mangyayari. Nice flicker though, para makatakas mula doon sa attempt ni Tienzi. Pero si Alien, siya yung nakakatakot talaga dito na factor from the side of Incendio kasi ang hirap niyang hulihin eh. Ang daming mga members ng Falcon na nag-a-attempt na, sige, bigyan natin to.
Kaso nga lang, nakakatakas pa rin. Literal na malapalos ang galawan. Isipin mo, yung isang death niya, yun yung umabot sa point na kailangan gamitin ng Falcon lahat ng mga ultimates nila para lang patumbahin itong Benedetta na gamit ni Illyan. But as we take a look at it now, it seems like Incendio Supremacy, hindi na nila iko-contesto, o kung contest man nila, ay masyado ng huli ang lahat dahil Falcon, nakapalibot sila doon sa Lord Pit at makukuha nila yan ng maayos. It's Falcon Esports ng Myanmar na merong 5,000 kalamangan ngayon in terms of that gold lead. Malaki-laki yan. But when we take a look at Incendio Supremacy, malaking bagay na itong Sia Martis or Sia Tianzi ay nakakakuha ng mga items with that Hunter Strike for some extra damage, tapos dagdag mo pa yung Molten Essence para kahit papano ay magkaroon sila ng depensa laban dito sa Lord. Clear wave din kasi talaga yung importante. Kaya pansin ko lang, nagmamatapang si Tianzi kasi meron siyang heal. Pero the moment na mahuli na naman siya at malanguyan sila dito ni Justin, I don't think na magiging enough yung heal eh. Kasi instant burst nga talaga yung ginagawa nila. Pero here comes the conceal play. At dyan naman si Naomi. Oy! May hatak na naman. Ang nakahuli niya dito ay walang iba kundi si FX47. There goes the flicker. Makakapag-heal pa rin naman ito. Justin! Kaso nga lang nalanguyan si Alien. Hindi na magiging enough ang kanyang sustain, ang kanyang dulas, dahil sakto lang yung pagkakalatag ng Falcon. And now Falcon Esports is soaring high. Now knocking at the doorsteps of Incendio Supremacy. Beautiful naman dito yung real world manipulation para sa depensa. Isa lang ang makukuha nilang kill dito, pero enough na yon para sa Falcon na mag-call na taramin. Nagawa na natin ang ating mission. Basagin yung outer turrets, tapos pwesto agad tayo knockout resources. Incendio Supremacy, sobrang hirap ng game na to para sa kanila ngayon. Magandang disengage na ginawa dito ng Falcon Esports. Kasi kung dutuusin, doon nakakabawi yung Incendio kanina eh. Yung mga pagstay pa nila ng napakatagal doon sa mga pwesto, sa posisyon na hindi naman talaga sila dapat nandun, as Justin ay namataan dito. Pero mag-swimming lamang siya palabas. This is Incendio Supremacy, desperate na makahanap ng pick-off. Kinakailangan talaga nilang makahanap ng kahit sino man, anyone at least, para mabaliktad lamang yung sitwasyon. Kasi unti-unti na namang lumulobo yung kalamangan. Tingnan mo, at least 11,000 gold. Grabe. Na yung meron dito si Ken in just 12 minutes of gameplay. Parang 1k gold per minute, no? Yung hinahabol niya, ganun siya kayaman. Sana all. Sana all, no? Ganun siya kapaldo. Literal na paldong-paldo siya dito sa game na to kasi hindi siya nalalapitan, hindi pa siya nakakuha ng kill. And ang problema kasi sa draft ng Incendio Supremacy, wala sila ditong hard CC, wala silang hard crowd control. In short, wala silang panghuli doon sa Falcon. Meron lang sila yung slow. Meron silang panghuli ng Rafaela, pero meron pang delay yung animation pag kinas mo yung ultimate. So makakatakas at makakatakas yung mga plano mong hulihin if ever man na magkaroon ng team fight. Incendio Supremacy, kailangan lang nila mag-antay na magkaroon ng malaking error ang Falcon, tapos i-capitalize nila yon. Kasi kung sila yung mag-a-attempt, wala akong nakikitang window of opportunity para sa kanila na pumasok tapos kuha kagad ng kill. Hindi ganun kadali eh. Kasi laging may pantakas yung Falcon and they have enough time to escape kasi wala ngang crowd control. Wala talagang huli yung Incendio Supremacy. Dagdag po pa dyan yung threat na nanggagaling kay Justin kasi hindi nila madaling makikita yung Kadita. Ay, yung na nagtatago lang dun sa mga bush. Yung mga bush play na naging very crucial dito. Kung magbabalak pa sila na kunin yung Lord kanina, baka sakali namamataan sila nitong si Justin na ngayon ay 4-2-4. Yes, meron siyang 2 deaths, pero yung 8 na participation out of 10 doon sa kills na meron ngayon ng Falcon ay napakalaking bagay. Very crucial heading into this match as lumalaban sila split para simulan ng laban. Kuha kagad sila ng Torres sa may batang gitna. Yung top lane medyo delikado din, pero nice naman yung defense na gagawin. Kaso nga lang, lumilipad si Ken, literal na Falcon. Ooh. Bigla na lang dumating. Tapos, hindi, one hit. Mukhang pwede lang i-force eh. Pwede lang i-force to if itutuloy to ni Ken. Ayun na nga. Ginawa ni Ken tsaka ni Yellow Flash, binasak nila doon even without the minions. May Lord pa dito na kalahati ang buhay. Will they use this to end this game? Uy, kagamitin nila. May conceal play. Dito na si Naomi. Hahatak naman. Bibigyan lang yung isa. Nahuli nga talaga. Pero si Alien makakasurvive. Kaso nga lang si Apex 47 na magiging casualty mula sa Incendio Supremacy. Nalanguyan naman sila ni Justin. Halika dito. Splash Island play na naman. Yung Electo Final Blow hindi naman sasakto doon sa mga minions sa paparating. At mukhang mapapatumba na rin siya. Si Rosa at si Kenzie na lang matitira. At mukhang mangyayari dito ay katapusan na. Game 1. Falcon Esports ang makakakuha